Hey everyone and welcome back to my channel. In this video po, gagawan ko ng parang follow-up video dun sa video na ginawa ko about me and Ulrich living life with autism. So, una sa lahat, I'm thankful for all the support and all the kind words na binigay niyo sa akin at sa kay Ulrich. And sa mga nagtanong, sorry talaga na hindi ko sila nasagot kasi yun nga, parang mahirap kasi para sa akin na parang basta may mga emotional reasons kung bakit hindi ko siya sinagot. But ngayon, naisipan ko na mas maganda siguro na sagutin ko yung mga questions na yun and magbigay na rin ako ng progress kung kamusta na si Ulrich kasi I think meron ako, marami akong matutulungan if mag-share ako ng aming experience. But I'm just gonna share with you guys the good news and a little bit of the new challenges na na-encounter namin. And then pag meron kayong tanong, I promise, i-address ko na talaga. So, kamusta na kami ni Ulrich? Well, I'm happy pa rin. Diba alam nyo, meron siyang ASD. It's really challenging for, you know, any parent naman siguro pag yung anak nila may ASD. Life is never gonna be easy. Pero, happy to say na happy pa naman kami and yung importante sa akin is meron akong nakikita. Kahit na super delayed siya compared sa kanyang mga peers. But then, I'm happy na merong progress. So may kasabihan nga na kung if you're an ASD mom, don't look for perfection. You look for progress. So yun yung I live by that motto. So anyway, so kamusta si Ulrich? So I'm glad. The good news is that meron siyang awareness because dati sa dati kong video sinabi ko na parang may sarili siyang mundo. Hindi siya nagre-respond pag tinatawag mo siya by name and parang hindi lang ako nag-exist sa kanya, which is masakit para sa akin. And also, hindi siya nakikinig sa iyo. So pag tinatawag mo siya, parang bingi siya. Kala nga namin bingi siya. So yun nga pala, hindi lang siya nagre-respond sa name calling kasi parang wala siyang awareness na kinakausap mo pala siya. So meron siyang sariling mundo, nagla-line up. He has his own peculiar way of playing with his toys. He constantly, yung parang hyper siya. He throws his arms or he flaps his arms pag nasa car and he gets excited. And then he has certain responses to stimulants like mga loud noise. So iba siya. I can say, in a nutshell, iba siya compared sa other kids. So I'm not gonna go into the details kasi napakarami na nang naglipas na time and marami na ng topic. So maybe lagay niyo na lang yung questions niyo and I'll try to address them one at a time to the best that I can. And before I continue, I am a mom of a boy na may special needs. I am not a doctor, so whatever I'm sharing here is based on our personal experience. And yung experience kasi ng bawat bata na may ganito and yung mom niya is different. Iba-iba yan. So I'm just so kung yung i-share ko is just yung experience namin and how we deal with it. Ulrich, stay there. No. Hey, no. Ulrich, no biting. Ulrich, no biting. Our goal is maka-share and maka-interact tayo because it's good to know that we are not alone in this kind of journey. Parang hindi ako nag-i-exist sa world niya. And hindi siya nagsasalita. So, but merong progress kasi ngayon, hindi pa rin siya nagsasalita. But then he already says no. So, imagine, after so many months, no pa lang yung nasasabi niya. And other words na kung gusto niya lang sabihin, nasasabi niya. But hindi mo pa rin siya makakausap like a verbal conversation. Where are you going? Ulrich? But then, pwede mo na siyang sabihan na close the door, get water, do this, do that. And pina-follow naman niya pag gusto niya. Naiintindihan ka niya. And matalino siya eh. Kaso yun nga lang, hindi, kung gusto niya ayaw makinig sa'yo, hindi siya makikinig sa'yo. And pag may kailangan siya, dun siya makikinig sa'yo. But for me, it is still a good sign kasi at least alam mo na he's already aware na hindi lang yung sa mundo niya. Andito kami sa paligid. So yung sa therapy naman niya, I have to say na medyo slow siya compared to kids his age na may the same case. Medyo late nga siya compared sa mga peers niya and I'll tell you why later on. But then, at least
may progress. May improvement, may progress, but then the challenges are always there. Kasi yung iba niyong mga peers is nagsusulat na. Yung iba nakapag-nursery na, although kinukontinue pa rin yung therapy, pero nandun na sa nursery. Kami, therapy pa rin kami. So we're still, dun pa rin kami sa therapy center, and we're still receiving CB, which is center-based intervention. Yung group sessions, yung parang play group, and then OT, which is occupational therapy. Yun, there's progress somehow kasi nakakapag-play, nakikipag-play na rin siya sa amin, guys. So naglalaro na siya sa amin, but then unfortunately meron pa rin maraming challenge. For example, madali siyang ma-distract. So unlike other kids na pwede mong pagalitan, pwede mong sabihan na no, minsan kung gusto niya talaga mag-tantrums kasi may gusto siya, magta-tantrums talaga siya. Tapos there was one incident na, for example, ganito lang, may gusto siya. It's not all the time na pwede mong bilhin yung toy every time na lang pumunta kami ng mall. Hindi naman pwede na isuspoil mo yung bata kasi you have to teach them na pag hindi pwede, hindi pwede. So there was this incident na may gusto siyang toy, but the toy is not safe kasi yung parang cheap plastic na natatanggal yung paint. So hindi yung safe para sa kanya, especially na he's mahilig siyang magkagat-kagat ng mga objects. So hindi namin binili yun sa kanya, and then the whole time that we were at Ayala Mall, iyak lang siya ng iyak. Kahit na ayaw niya kumain nung nandun kami sa Max, iyak lang siya ng iyak until umuwi kami. So those are... Sorry, Kenny Rogers pala. So those are just one of the things na talagang mahirap para sa amin. We've been doing this for many years now, so... Parang nasanay na rin kami. Hi! Hi! Why are you? Huh? Why are you? Say hi. Hello, say hi. Hi! Sana ma-improve, edi maganda, di ba? And also, hyper pa rin siya. Very, very hyper. Ngayon nga na medyo tumaas na yung level ng intelligence niya. Tapos marami na siyang alam, marunong na siya mag-play, marami na yung improvement, hindi na siya nagla-line up. Nagpre-pretend play na siya sa mga toys niya. Alam niya na if it's a car, it's room, it's, you know, pag nag-car. So yung play niya is, you know, car talaga. Not like something na object na may fixated lang sa ganyang klaseng object na nila-line up niya lang. Hindi na siya ganyan. So yung mga Lego pieces, hindi na niya nila-line up. He's trying to construct something na out of those Lego pieces na yung parang makikita mo na meron na siyang imagination. Which is a good thing, yun nga lang yung mga challenges namin. Hindi pa rin siya nagsasalita. Meron na siyang bubbling, but and then may certain words na lumalabas kung gusto niya lang. And then also, and here's another challenge kasi guys, every 6 months or less than that, depende sa schedule, sa appointment, nagpapa-evaluate kami. Meron kaming evaluation with his doctor. And then just recently kasi lately nagduda na kami kasi na parang iba na yata yung pagiging hyperactive niya. Yung talaga yung mga teachers niya nagsasabi na yung pagiging hyperactive niya is parang nagiging ano na, it's keeping him from... Yung parang he's so hyperactive and so distracted. Ayaw talaga niya mag-concentrate to the point na parang wala nang silbi yung therapy niya. So I raised it up nung last naming appointment with his doctor, and after a 2-hour session with his doctor, we found out na hindi lang pala ASD yung nasa kanya, but meron din siyang ADHD. And that ADHD is keeping him from absorbing yung mga ginagawa nila sa therapy niya. So, panibagong challenge naman to. Naku, parang nag-shopping ako ng lahat ng D tsaka A. So, ASD plus ADHD. So, daming D. Daming E, dalawang A. Anyways, but that's besides the point. So, yun, meron kaming ADHD and may bago namang treatment na ni-recommend si doctor. So,
which I'm not yet sure kung pwede ko siyang i-discuss sa video na to. But if you wanna know, let me know. Just put it in the comment section below. But for those na gusto niyong malaman kung kamusta na si Ulrich, then here's a little bit of an update. I'll try my best to answer all the questions na andun sa video na yun. But then medyo matagal-tagal na yun eh. So if you happen to watch this video, lagay nyo na lang yung questions nyo sa baba. And siguro mas maganda na yun na lang pagbabasihan ko. Para at least yun yung present, diba? So thank you so much for all the kind words that you, for all the kind words that I got from you and all the nice things that you said about me and Ulrich and the support. I'm really, nakakataba talaga guys ng puso. Maraming salamat po. And if there are things na gusto nyo malaman, I promise i-answer ko na talaga. And kasi sino pa ba matutulungan kundi tayo? And yun nga, naisipan ko mag-video and i-share sa inyo yung progress namin ni Ulrich kasi mas napag-isipan ko kasi na siguro mas makakatulong kami if sinishare namin yung aming experience.